hindi kami directly hard. Ito na ba yung part na magsisisi ako? Maaabandon na lang ako. Baho ka na, anong gagawin mo? Magre-resign ka? Sabi ko, anong mangyayari kapag wala? It's a risk kasi na kailangan mong gawin. Eto na, sasabihin ko na po, paano nga ba ako nakapag-apply ng trabaho dito sa Thailand? Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito na naman si Teacher Jorilyn, isang gurung OFW dito sa Thailand. And finally, nagkaroon na rin ako ng pagkakataon na makapag-vlog kasi nga medyo busy for the past few weeks. Ano bang magiging content natin for today? It's gonna be about answering questions, lalong-lalo na dun sa pinaka-ultimate question na natatanggap ko doon sa aking YouTube, sa aking video about a day in my life, na kung saan ang tanong ay, paano nga ba, or paano ka ba nakapag-apply ng trabaho? Ano ba yung nagiging proseso? And sasabihin ko na po unang-una, magkakaiba po ang proseso. And may ilan na conventional. Mamaya ko po ipapaliwanag ang ibig sabihin ng conventional na process ng pag-a-apply dito. At may ilan naman na unconventional na ngayon ay hindi ko siya masasabing recommendable. Pero somehow, there is a possibility na pwede pa naman. No? So, unang-una, bigyan ko muna kayo ng background ng aking qualifications bilang isang guro. Kung napanood niyo po yung sa aking unang episode, malalaman niyo po kung yung mga iba pang mga detalye about sa buhay ko bago ako nakapagpunta dito. Like I said, meron na akong 3 taong experience as a teacher in a Catholic school sa Pilipinas. So bago pa man ako pumunta dito, nagtuturo na talaga ako sa Pinas ng year 11 and year 12. So kung titignan natin yung pioneer, kami yung mga pioneer teachers ng K-12 curriculum. So kami yung unang mga teachers na nagturo ng mga year 11, first batch ng year 11 and year 12 nung na-implement yung K-12 curriculum. And so lahat ng mga experiences ko doon ay talagang nagamit ko dito dahil dito sa Thailand, meron talaga silang K-12 curriculum. Matagal na. Kaya ngayon, currently, nagtuturo ako ng year 11 and year 12. So I am a secondary education graduate, a secondary teacher by profession, licensed professional teacher ng PRC noong 2016. Baho ka na, nung gagawin mo, magre-resign ka. So paano nga ba ako nakapag-apply? Unang-una, it was a personal decision kasi nga, na nagtatrabaho ako kung saan ako nakapag-graduate ng aking college, kung saan ko na nakuha yung diploma ko for teaching. Okay? So, while I was working there, meron na talaga akong plan to go somewhere, to move somewhere. Kasi nga, like I said, I have been in that school nung college ko, tapos doon din ako nagtulang 3 years. So, bali, naging doon na rin ako for 7 years. So, katulad ng iilan, meron talaga tayong yung parang want, yung parang nagka-crave ka ng something new, going out your comfort zone, challenge yourself, probably you will learn something more when you explore outside. So yun na yung, meron nandun na ako sa puntong yun. And then suddenly, one of my college mate, tinawagan niya ako, sabi niya, Jorilyn, could you please help me na i-process yung mga documents dito sa registrar namin? Kasi nga, mas magiging madali kung ako na lang yung mag-approach sa registrar, ano yung kailangan nila. And then tinanong niya ako, pwede mo ba akong tulungan with regards to my red ribbon? Eh, hindi ko alam yun. Ang alam ko lang na, hindi ako nagpo-promote po ha, ang alam ko lang po na red ribbon or authentic, red ribbon, kasi yun yung talagang term na ginamit, is yung pagkain, yung cake. Yun lang talagang alam ko. So sabi ko, ano ba yun? Sabi niya, document daw yun. Na nakukunin so that magagamit niya daw sa pag-a-apply ng job sa Thailand. I think right now, ang tawag nun is apostille. If I'm not mistaken. Matagal na din kasi. So, sabi ko, okay, red ribbon. Sige, itatanong ko sa registrar for you. So, since nandun lang naman din ako sa school namin. And then, na-explain naman ng registrar kung para saan yun. So, merong mga CHED authentication, may mga DFA authentication. Sabi ko, oh my, mag-a-abroad ka pala.
kaya mo pala hinihingi sa akin yung document. So sabi niya, yes, nagpaplano kami na mag-abroad ng isa pang batchmate namin. Sabi ko, kayong dalawa, kung paano niyo yung gagawin? Sabi ko, sama naman ako. Right away, yun na yung nasabi ko. Sabi ko, sama ako. Sabi niya, ha? Hindi na. Kasi nandyan, may trabaho ka na, nung gagawin mo, magre-resign ka. Sabi ko, in a heartbeat, yes. Parang talagang gustong-gusto ko na talaga mag-explore somewhere outside. Though I love the school where I was teaching, kaya lang, meron talaga yung parang for personal growth na gusto mong mag-go beyond. Probably it's a calling. I cannot use the word calling, but there's something in me na gusto ko nang lumalis, na parang gusto ko nang ma-explore ang iba pa outside my comfort zone, like I said. Sabi ko, sama ako. Sabi niya, okay, sige, basta tulungan mo lang kami dun sa process na sinasabi namin sa documents. So ako din nakipag-process na din ako. And then sinabi din nila sa akin sino yung naging contact para makapagpunta na, para sino yung magiging contact namin here in Thailand. And it's also one of our batchmate na parang by that time, it's her second year already being in Thailand. And we communicated at marami na kami na plano and everything like that. So hindi kami directly hired ng school. We did not apply directly to the school. Actually, it's the most unconventional process na pinagdaanan. Actually, by that time, yun yung mas talamak na way to get a teaching job or to get a job in Thailand. So, actually, hindi ko siya ma-recommend kasi it's not actually the conventional way. And right now, mas critical lang immigration about it. So, I would not advise it. And unless you'll take the risk, no? Para kasi siyang, it's a risk kasi na kailangan mong gawin. Kasi nga, like I said, kailangan mong iwan ang trabaho mo without knowing kung anong mangyayari sa'yo, no? Meron ka bang matalagang trabaho mahaharap right away? Mahahanap when you get here. So, the process was in a tourist visa, no? And then after, pag nandito ka na, dun ka na mag-a-apply ng work. Tapos, i-convert siya into working visa. And there are certain ways na pwedeng ma-extend mo na yung visa mo as a tourist. And then, pupunta ka pa ng... Anyway, so yun na yung nangyari. So, na-process na namin yung Red Ribbon. Nag-quit ako sa job ko. It was a big decision for me. Kasi nga, wala naman talaga akong ipon by that time. It's just that yung papa ko noon ay nasa Saudi Arabia. Nagtatrabaho, so somehow hindi ako yung nagsusuporta sa bahay. So, wala din ganoon talaga ako naging saving. So, talagang sabi ko, anong mangyayari kapag wala? So, talagang isa siyang malaking risk. And I'm telling you right now, kapag nasa ganoon na kayong decision, please try to study. Kasi nga, in my part po, talagang kaunti lang yung naging information or yung hindi ako nag-self-educate kung ano yung raranasin ko dito, ano yung education system dito sa Thailand. I only relied to the information that was given by the experience of my batchmate na nandito na. Though I trust her so much and everything she said was actually accurate. And she even warned us, no? Marami din siya namang binigay ng mga guidelines and mga bagay na concerns din dito, both the advantages and disadvantages. But like I said, it was all... I am accountable for my decision. I said I want to try something new. I want to challenge myself and I'm willing to take the risk. Kasi hindi ko naman malalaman kung hindi ko siya ita-try and I did. It was a tough decision and there were certain people na somehow na binigyan din na nila ako ng advices, no, na parang paano kung ganito, paano kung ganyan. And I do really appreciate those people kasi nga it could have turned out differently, no? And without their advices, mas importante kasi yun, eh. It's good to have balance in your decision. May ibang they're a bit skeptical about it, may iba naman na go support, and it's good because in a healthy decision making, it's good na naririnig mo yung dalawang side, okay? And at the end of the day, it's your decision that would follow. And kung ano man mangyari, you have to stand firm. Talagang panindigan mo. Kasi yan ay decision mo. Okay? That's your life. You decided for it. So, ayun. Ginawa ko nga. And then, kaya nga, since we are entering in a tourist visa,
way or na process. So kinailangan meron kaming pera, extra money, gumawa kami ng itinerary for our travel, ganoon. At least with, actually we also book round trip ticket because like I said, paano kung hindi mag-work, di at least meron kaming ticket pa already. Uuwi kami, maghanap kami ng trabaho. So ganoon na na process. So like pinagdaanan din na, marami din kaming pinaghandaan din namin yung immigration, especially that this is going to be, it was my first international flight. That's my first time. Wala pang tatak ang aking passport. So it will be questionable to tour right away. Though at the end of the day, sinabi naman talaga namin na ganito, mag-tour kami, ganyan. And they trusted us. And then yun, nakapasok kami dito sa Thailand with all the help of my friend. And then when we came here, ang dami namin na na-experience. Nagpapasalamat ako sa friend namin na talagang tumulong sa amin mag-stay sa bahay niya. And it was a school accommodation. So ibig sabihin free siyang makapag-stay doon dahil nagkatrabaho siya. It's one of the benefits you get when you work here, yung school accommodation. They'll give you free accommodation. But like I said, depende pa rin yun sa availability ng accommodation. So yun, we stayed there. And it turned out maganda. Marami kaming natutunan na kultura at iba't ibang mga bagay. Challenges right away kahit sa one month na yun. And then right after that, nagsimula na kami mag-job hunt. Yung nagsimula na kaming mag-apply every school direct walk-in application. Ibig sabihin, pupunta ka talaga doon sa school. Mag-a-apply ka talaga doon. By the way, doon sa immigration process, even during our time nung 2019, meron na po talaga mga offloading. Nangyayari po talaga yan sa mga immigration process or when, as soon as you enter the immigration lane, papunta ng international flight, meron po talaga mga ganun question. Critical sila sa mga ganun. And even us, we were preparing for the right question, for the right answer, sa mga, ano ba yun? For the, kung paano sasabihin, no? Paano sasagutin yung mga questions nila. Talaga meron na po mga offloading terms noon kasi nga we understand naman the reason and the purpose of the immigration. So, yun. And sa awa naman ng Diyos, talagang it's meant to be dahil nakapasa naman kami kasi maybe we were just lucky. Okay, another thing, yun na, nag-apply kami ng mga trabaho. Hindi madali po. Kasi ang una kong naisip, madali lang siyang mag-apply kasi nangangailangan talaga sila. But no, there are certain schools pa rin na parang depende lang kung available or talagang needed ba nila. And then there are certain factors pa po, no? Nagdepende pa rin kung yung sa English proficiency mo. Although, nagpasa-pasa lang talaga kami ng mga application ng mga resume, ganun, ganyan. The response, it took a while. Ang tagal, may mga demonstration, ganoon. So, ang dami ding applicants, no? Parang kung iisipin ko, more than 5 ata ang in-applyan ko. And then, may isang school na nag-apply kami ng mga kaibigan ko, and then I got the job. And then when I got the job, unfortunately after a month, hindi pala siya para sa isang foreigner. That position is only for Thai na nagtuturo ng grammar. So that was one of my biggest hiccup on my journey kasi nga sabi ko, oh my, yung visa, yung tourist visa ko ay malapit nang mag-expire. So, 1 month na ako sa school na ito and they're not yet providing any contract nor even working for my visa. And what's gonna happen for me? So, ang nangyari, kinailangan kong umalis kasi nga they're not working for my contract and they hired a new teacher. So, yung experience na yun, talagang sabi ko, oh my, what's gonna happen? Parang maa-abandon na lang ako. And then, I was being promised by the HR, isa ding foreigner, na sabi niya, meron akong plan for you, you can be this and that. And I believe one of the position he told me is, gusto mo bang magtrabaho as an assistant in the admin office? Sabi ko, sir, I'm not being picky, but I think I would prefer to be a teacher. Kasi nga, yung mga ganoon, It was my first year. I can't handle pa yung Thai admin. Still have to understand the customs and the regulation.
So parang wala talagang certain na plan for me. Merong sinasabi pero hindi nangyayari. So siguro at that point parang sabi ko, ito na ba yun? Na sana pala, ito na ba yung part na magsisisi ako? But siguro nag-fall lang siya into the right places kasi by the time yung isang kaibigan ko ay sabi, like I said po, hindi po para sa lahat ang pagiging OFW. May iba po na in the beginning akala mo yun, pero at the end hindi pala, madidiscover mo na ay OFW is not for me. Kasi merong iba naman na nagsustain, yung iba naman ay it's not for them. Okay, which is we respect. Hindi ho para sa lahat ito. And one of my friend is na umuwi po ng Pilipinas after a month, and kung saan po siya na-hire ng school, nangangailangan sila ngayon ng magtuturo ng social studies, year 11 and year 12. And she called me, and then I submitted my application letter, and with the recommendation of one of my ate in here, nandito na sa Thailand for almost like 5 years, by the time na siguro 5 years na sa dito by the time, or 4. I am so sorry, Ate San. So yun. So tinulungan nila ako, and then I got the job. Nag-interview, ni-review yung application letter ko, yung resume, lahat ng credentials. Nakapag-video call ako doon sa HR namin na isa ding foreigner. And then I got the job. Tapos may interview pa pala, pangatlo, yung sa secondary head namin. And then ang dami niyang questions, more likely yung mga question niya ay pang-let. Yung parang situational, yung tanong niya is, what have been your achievement as a teacher for the past 3 years? You know, sabi ko, wow, grabe. Sinabi ko sa kanya yung naging experience ko sa Pinas, ganyan na ganyan. So, talagang situational. Gusto, he's trying to pull out in me yung learner-centered na strategy ko as a teacher, and the diet. Yun, binigay ko lahat, and then I got the job. And that's still, ito pa rin yung school. And alam nyo yung school na yun, I'm still here sa school na yun. Nagtuturo pa rin ako sa school na yun, which is where I am now. It is now turning 4 years na nandito ko sa school. Hindi ako umalis. Kasi nga, there is something about the school na talagang naging, you know, madali. Ay, hindi man madali, but more of like, dahil sa mga tao around me, mga kasama ko na mga Pinoy, naging ate at kuya ko, talagang marami akong natutunan. Madali nila akong tinanggap as one of them in the community. Ang pakikisama is really strong in this school, at saka yung support system ng mga foreigners, ng mga Filipinos at ng mga Thai. Talagang there is a good harmony of relationship between all races at ng mga iba't ibang nasa position, no? Basta hindi ko ma-explain, basta talagang masaya ako kung saan ako ngayon. Although may mga iba't ibang bagay na hindi pa rin ako nag-agree, may mga iba't ibang bagay na patalang ganon, ganyan. Pero alam nyo, nilareflect ko na lang na you have to be grateful. Remember the reason why you are here. Okay? Remember the reason why you started this journey. So, lagi ko yung iniisip during those times na parang, ba't ganito, ba't ganyan? Okay? So, it's not fair to compare it. Okay? So, ganon. But, going back to the process, yun po yung naging journey ko. Hindi po siya yung conventional and advisable way, lalong-lalo na ngayon na mas mahigpit na ang immigration, and I could see the reason why. Iba-iba po sa bawat mga nag-a-apply. Yung isa namang conventional, ito talaga yung pinaka-ideal way to apply. Ito yung first time, pero isang kakilala ko lang, no? Isang kakilala ko na nandito na, ito yung naging process niya. Okay, yung process niya is, nag-apply talaga siya through website or school directly, yung official website ng school. And then, natanggap siya. And then, yung school mismo ang nagbayad ng plane ticket niya. And then, yung hotel niya, yung accommodation.
all refunded or reimbursed by the school. Sabi ko, yun talaga yung conventional, no? Doon na din na-process yung mga work permit, ganun-ganun. Hindi yung sa akin na process. But, yeah, so far, yan po yung naging proseso ng pag-apply ko dito sa Thailand. Pumunta ako dito as a tourist, and later on, with the support of the school, there was a smooth transition from tourist visa to working visa. Pero hindi po naging madali. Like I said po, kailangan nyo pong mag-border, mag-expend po ng visa nyo kasi 1 month lang po talaga ang tourist. So, kapag natapos yung 1 month, mahihirapan po mag-extend. Okay? Nakaka-extend lang talaga mo sa if land border or talagang lalabas kayo sa Thailand and then babalik. So, lahat po ng expenses na yun sa inyo. And the question is, what if sa 1 month na yun, hindi kayo makapag-apply right away? Meron ba tayong extra, okay, to fly outside Thailand or to do land travel? Yung mga ganun po. So, i-advise ko po sa inyo na talagang before you come here, before you decide, tingnan nyo po lahat ng mga videos. Pag-aralan nyo po kung ano yung naging strategy or ano yung naging experiences ng mga Filipino teachers here in Thailand. Kasi po, you will learn from it. Doon po, mas mapapatibay, mawi-weigh-in nyo talagang para sa akin ba ang FW or not. Or para sa akin ba si Thailand, or maybe I am meant for something else, somewhere else. Baka hindi po si Thailand, pwede din po ganun. So, I'm just trying to weigh in po dito kasi baka po lagi na lang puro colorful things we heard about Thailand and hindi naman po yun yung mangyayari. So, ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na po sa pag-apply through agencies. Kilalanin po natin yung agencies kasi recently I've been hearing a lot about scams na sila daw magpa-process. I don't know what to say about it, but I've heard more negative than the positive. So, it's a risk po. And are you willing to take the risk? So, yan po naging journey ko. And as much as I can say more, yan lang po talaga yung naging process ko pagpunta dito. It was 2019. So, everything have changed na po, lalong-lalo na pa sa immigration pa lang po sa atin. Iba na. So, sa lahat po na nangangarap, pag-aralan po natin. Kasi hindi na po to be. Ito po ibang bansa na po. Okay? So, yan lamang po. At sa susunod po, so bye-bye na naman po ang iba pong episode. Pag-uusapan po natin ang mga benefits bilang isang teacher here in Thailand. And, yeah, abangan nyo po yan. So, that would be all. Magandang gabi po. At sana'y makatulong ito sa inyong pagdedesisyon. And sana may kapulutan po kayo ng aral dito. And hanggang sa muli!